padala sa akin ni JC LED. Yan, ngayon, pakita ko naman sa inyo yung diagram niya kapag gagamitin natin yung normal na on-off switch. At yung dalawang relay. Low beam, high beam. Off na auxiliary. Headlight lang yan. On natin yung auxiliary. Kita mo na buong mundo eh. Yung high beam. What's up, mga bro? Kakabit na tayo ngayon ng ano, mini driving lights na regalo sa atin ni JC LED. Yan. Ano makilala niya, JC LED. Regalo niya tayo ng mini driving lights. Pero bago natin ikabit yan, ibili muna ako ng shrink tube. Yan, naubos na pala yung shrink tube ko. Para malinis yung wirings natin, syempre. Ito na rin ako eh, meron na akong automotive wire. Shrink tube na lang kulang. Agabi kasi eh. Kinabit ko to. Ayan, kita nyo yan. Yung click switch ko na ano, may idling stop. Yung kinonvert ko kasi to, yung binili ko nito, walang idling stop. Kasi standard naman yung ano ko eh, on the bit ko eh. O yan, bumili ako nyan. Yan ang gagamitin kong on-off switch ng mini driving lights. Yung idling stop. Yan. Tapos dito yung controller ng high-low, yung stock. Ayun ang tuturo ko sa inyo na wiring nya. One on-off switch, pwedeng halo switch o normal na on-off switch. So sa case ko nga ito. Pero turo ko rin sa inyo kung paano yung wiring ng halo switch. Bibigyan ko rin kayo ng diagram. O tapos, ito nga yung controller. Yung stock na high beam tsaka low beam. Ito na yung gamit ko, meron akong SPST relay, single pole, single throw. Meron din akong SPDT relay, single pole, double throw. O kailangan natin yan sa gantong setup ng wiring. Tapos switch nga, yan. Tapos syempre automotive wire, meron din ako. Ang ginamit ko 16G. Pwede naman yun pareha, 16G or 18G. Basta wag lang yung manipis. Kasi mataas ang ano nyan eh, ang kuryente nyan eh. Hindi pwedeng manipis na wire ang gamitin, kailangan makapal. So ito, pasado to sa ano, sa guidelines ng LTO. As long as meron siyang separate switch, pwede siya. Iba kasi nakasabay na sa ano eh, sa high-low, wala siyang separate switch. Yung sa atin, nakasabay siya, pero controller lang yung high-low. Meron pa rin siyang separate on-off switch. Yun lang naman yung nasa requirement ng LTO and sa guideline na pwede. Masalamat pala kay JC LED sa niregalo niya na ano, mini driving lights. Okay, ito ko na rin sa inyo, bakit niya ako niregaluhan nun. Inadala niya lang sa akin. Kasi yung sa mga vlog ko na ano, ng mga DIY na wiring, highline yan, dual horn. Kada may magtatanong sa akin sa vlog, "De bro, baka pwede magpa-wiring sa'yo, pagawa sa'yo." Kaso alam niya naman ako, taga Pampanga pa ako. Diyan hindi talaga ako nagkakabit sa ibang motor. Ang motor ko lang ako nagkakabit niyan. Motor ko lang ang nakaligot ko eh. Lagi ko nare-refer na dali nila kay JC LED kapag taga Manila sila. Ayun, dami na nagpakabit sa kanya. Binabanggit daw na ano, ako daw yung nag-refer. Kasi kita ko yung mga gawa ni JC eh. Talagang quality. Malinis ng wiring, maganda yung ano. So solid yung gawa niya, talagang ano. Maganda ang pagkakagawa. Tama yung proseso. Expert na siya dyan sa mga wirings. Yan, mga highline, mga kung ano-ano. Dual horn. Yan, yung auxiliary lights. Yan, mga in-install niya yan. So ano niya yan, forte niya yan. O nung one time nag-message siya sa akin, yun niya, binanggit niya, "Bro, padalang kita ng ano, mini driving lights for personal use mo, para sa motor mo. Kasi daw, yun niya, ang dami daw nagpapagawa sa kanya nung anak ko on the beat. Ako daw nagre-refer, ako yung binabanggit." Naku, sarado. Sarado. Sunday pa lang ngayon.
Ayun, minadala niya sa akin yung mini driving lights. Install natin ngayon. Salamat bro, JC. Solid. Maraming salamat din sa inyo yung mga nagpunta dyan. Kung hindi nyo sinabi na ako yung nag-reverse sa inyo, baka hindi nyo ako marirecognize, ano? Nakatuwa lang. Sarado yung bilihan ng ano dun eh. Electronic shop. Kumakabili ng ano nito, shrink tube. Ay nako, yan mo na, tape na lang muna ilagay natin. Buisit. Meron pa naman ako doon, konti lang. Kukunti na eh. Natingnan natin kung magkakasya pa. Ay mga kulang, electric tape na lang. Fail. Uwi muna ako, tapos kabit na natin. Siguro mamayang gabi para maganda yung lighting. Alright mga bro, kita-kits mamaya. Alright, ayan na yung mini driving lights natin. Ayan. Ito yung pinadala sa akin ni JC LED. Ayan, kasama pang stickers oh. Salamat ulit bro. Solid to, kabit na natin to. Ito yung mini driving lights. Ayan. Nakinabit ko na rin yung bracket nya. Ayan. Ito yung pagmamountan natin ng ano, sa motor. Mag-discarte tayo sa mounting nyan. Meron ako. Sa crash guard ko siya ilalagay. Pakita ko mamaya. Ayan. Tapos ito. High and low beam. Ang low nito yellow eh. Tinesting ko na kasi. Ayan o. Yellow tapos white. Ayan, babalik ta rin ko. Mas gusto ko kasi na white yung low. Tapos yellow yung high. So, pag ganyan siya. Ayan. Ganyan, dito yung wire. Para yung low beam niya, white. High beam niya, yellow. Ayan. Pag nakaganyan, baliktad. Low beam niya, yellow. High beam niya, white. Ayan. So, waterproof din to. Ayan, nakita niyo. Merong rubber. Para selyado siya. Ang maganda to, lagyan natin ng thread locker. Kung ano. Para hindi basta-basta mababaklas. Madaling pitin eh, oh. Ayan, dalawa yan. Ayan, ayan rin yung bracket nya. Tsaka yung mga bolt. Ayan, nilagay ko na yung mga bolt. Mamount ko na lang yan sa motor. Pag ganyan yung mount ko. Ayan, namin napakita ko sa inyo. Tapos ito yung ano nya, LED driver or yung ballast. Ayan, dalawa yan. Ayan, nag-connect. Ayan, tag-isa. Ayan. Tag-isa yan. Meron din yung slot. Hindi kayo malilito dyan. Ayan o. May slot yan sa loob. May kuntil. Ito may kuntil. Yan may susuot. Hindi kayo magkakamali ng salpak dyan. Ayan. So ito yung panghigpit nya. So yung higpitan na natin. So yun din yung kabila. Ipin nyo yung kuntil. So ito yung wires nya, ayan. Medyo tines ko na yan eh. Kasamahin nyo rin naman kasi yan. Ayan. So wag, minsan wag kayo magre-rely sa ano, sa kulay. Minsan kasi magkakaiba ng kulay yan eh. Maganda iti-testing nyo talaga. Kung alin yung high beam, kung alin yung low beam. Kung alin yung ground. Ito usually black yung ground nya eh. Ito yung ground. Ayan. Ito yung ilaw ng ano, white tsaka ng yellow. Ayan, titesting nyo yan kung alin dyan yung high low. Ayan, magkasamayan nyo yan. Tapos yan, yan laman nya, yan lang. Ayan, may kasama nito Allen key pang higpit nito. Ayan. Tapos ang mga kailangan natin dyan, dalawang relay. Ayan. Halo switch, yan, halo switch or switch na ano, on off. So yung binanggit ko nga kanina, gagamitin ko yung on off switch na dito, para dito. Yung kinabit ko na may ISS, kasi on off switch yun eh. Yun ang gagamitin ko na on off switch, yan. So either yon or ito,
Sa inyo siguro ganito na lang gamitin nyo. Halo switch. Ayan. Pakita ko yung diagram parehas. Tapos automotive wires. Yan, yan nga. Ito 16G2 eh. Ayan, mas malaki siya. Yung 18G mas manipis. Pero para siyang pwede. Ayan, shearing tube. Ito pwede pala itong maliit ko. Wala ko hindi obra eh. Kasi siya dito sa 16G. Yan ko lang. Pag hininangan ko na mapapasok ko. Pero try natin. Ito na lang kasi yung malaki ko eh. Na shearing tube eh. Wala nga tayo nabili kayo na. Sarado. Sunday pala. Tapos gamit din tayo nito. Zip tie para sa ano. Cable management. Sa mga tinitapean din natin yung mga dulo. Maganda lagyan nyo yan. Para hindi na tutuklap yung tape. Siyempre electric tape. Ayan. Tapos ito yung pang strip ng wire. Bumili na ako. Para madaling mag strip. Mapakita ko sa inyo, ang daling gamitin pag mayroong ganito. Ang daling gumawa. Explain ko sa inyo anong difference nitong dalawang relay natin. So ito yung SPST relay natin. Single pole, single throw. Ito naman yung SPDT. Single pole, double throw. So ibig sabihin yan, kapag single throw ito, single throw. Tingnan nyo 87. Connected siya. So pag ito may power yung 30, tapos may trigger, na trigger yung coil, parehas may connection to. Dalawang 87. 5 pin kasi yan eh. Mayroong 4 pin na ganyan din. 87 yung powered. Parehas, parehas yan ha. Ito yung single throw. Ito naman yung double throw. O yung changeover relay. Yan, pansin nyo yung 87 niya. Hindi sila magkadikit. Yan ha. Ibig sabihin naman yan, pag may source tong 30 na galing battery, yan, nakakonnect siya sa 87A. So may power yung 87A. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng trigger, pag na-trigger yung coil, yung 87A lilipat siya sa 87. Ayan. Kaya siya, changeover relay. Ayan, yan lang yun. At yung gagamitin natin, tsaka isa nitong, ano, SPST, single throw. Single pole, single throw, single pole, double throw. Ayan. Diyan kayo magbabase kung bibili kayo. Tingnan niyo yung diagram. Ito kasi, yung single throw, connected yung dalawang 87. Ito naman, ayan, changeover nga. Hindi sila magkakonnect. So, pag may supply yung 30, may power yung 87A. Pag na-trigger yung coil, lilipat yung 87A sa 87. Kaya ito yung kailangan natin. Sa gantong setup, maturo ko sa inyo yung ano, diagram niya kung paano natin i-install to. Alright, dito muna tayo sa ano, halo switch. Pag halo switch ang gagamitin, paano yung diagram niya. Ito yung SPST natin, single pole, single throw. Ito yung SPDT, single pole, double throw. Yan, pansinin nyo, 87, 87A. Ito 87, 87A, pares lang, kakonect siya. Yung mini driving lights natin, ayan, high beam, low beam, tsaka yung negative wire. Tatlo yung wire nyan. So pag didikitin natin yan, magkasamahin natin. So ito naman yung battery natin. Ayan, pansin nyo yung battery natin, meron siyang inline fuse. Ayan, fuse yan, inline fuse. Yung halo switch naman, ayan, makikita nyo yung label na yan sa ilalim. Titingnan nyo yung label. Diyan kayo magbabase ha, sa label, hindi sa mismong color coding, kasi minsan magkakaiba ng color coding. Ayan, bali limang wires yan. Common, normally open, normally closed. Ito, hindi natin gagamitin to sa wiring na to. Tapos negative, positive. Maturo ko sa inyo kung paano pagwa-wiring. Siyempre, dito muna tayo sa battery. Ayan, positive ng battery, inline fuse. Tapos yung inline fuse, papunta siya sa number 30 ng SPST relay. Ayan. Tapos itong 87 ng SPST relay papunta siya sa number 30 ng SPDT relay. Ayan. Ito yung double throw natin. So siya yung magbibigay ng power dito sa SPDT, yung SPST. Okay? Kasi nga pag may power to, merong connection yung 87A. Tapos ito namang 86 ng
SPST relay papunta siya sa 85. Yan, ito kahit magkabalikta dyan pares lang, walang polarity. Yan yung trigger eh. Punta siya sa 85. Tapos yung dalawa na yan, magkoconnect ka ng wire dyan. Yan, siya yung papuntang ground. Pwedeng body ground, pwedeng dito sa mismong negative ng battery natin. Tapos yung 85 natin ng SPST relay, yan 85, papunta yan sa halo switch dito sa normally open. Normally open. Tapos isama mo rin yung positive ng halo switch. So ito 85 natin. Ito yan. Punta sa normally open at positive. Ayan yung magiging trigger ng relay natin na SPST. Yung trigger. Para mag power up yung coil, magkakaroon ng connection tong 87. Pupunta siya sa 30. Ngayon, paano magkakaroon ng trigger yan? Siyempre, yung common ng halo switch, ito, kukonnect natin yan sa accessory wire. Ayan. So on the beat, accessory wire niya sa main harness black red. Tapos sa headlight harness naman o yung sub harness black brown. Yun yung kulay ng accessory wire. Pwede ka rin gumamit ng fuse stop. Ayan, o gaya na ginagamit ko dati. Yun na mismo yung ignition eh. Ignition yun. Parang magtatap ka sa ignition. Accessory wire kasi yun. Accessory wire kasi kapag sinusing mo yung motor, saka lang siya magkakaroon ng power. So, yun ang gagawin nating trigger para mag-power up tong coil natin ito. Para magkaroon ng supply 87, magkakaroon ng supply yung 30. Magkakaroon ng power. Tapos, itong negative ng halo switch natin. Yan, ito. Siyempre, papuntang negative din yan. Pwedeng body ground, pwedeng negative ng battery. Itong normally close, wala na yan. Hindi natin gagamitin yan. Wala. Ano yan? Gagamitin. Common lang, dyan normally open. Positive, negative. So, dito naman tayo sa SPDT relay. Ito yung single pole, double throw. Ayan. So, dito muna tayo sa 87A. Yung 87A, sabi ko nga kanina, kapag may power tong relay natin na to, merong connection yung 87A. Kahit walang trigger yung coil niya. So, mangyayari niyan, kukonnect natin tong 87A sa low beam ng mini driving lights natin. Low beam. Ayan, low beam. Connect natin yan sa 87A. Para, pag sinwitch natin tong halo switch, may power na to, power up niya to, magkakaroon na siya ng ilaw. Ayan. Pag sinwitch mo lang to ah, itong halo switch, iilaw na yung low beam ng mini driving lights natin. Yan, kaya sa 87A siya, kasi nga meron siyang power. Yung 87A may power kapag may power na tong 30, itong SPDT relay. Ngayon, paano mo naman paiilawin yung high beam? Yung high beam ng MDL. Ganito yan. Itong high beam, eto, mali pa ako nasulat ah. Okay lang yan. So, itong high beam natin. Ah, yun na. Yung high beam natin, kukonnect natin yan sa 87 naman ng SPDT relay. Yan, bakit? Kasi, pag tin-trigger natin to, diba sabi ko siya yung lilipat yung connection, mawala yung connection nito. Pag nagka-trigger to, pa-power up yung coil. Mawala yung connection ng 87A. Dilipat sa 87. So, ang iilaw naman, high beam. Anong gagamitin nating trigger naman? Ang gagamitin nating trigger, itong SPDT relay, para lumipat yung connection ng 87A sa 87, para umilaw yung high beam ng MDL, kukuha tayo ng trigger sa high beam wire. Ayan. High beam wire. Ayan, yan yung high beam. Ito. Ito low beam to, ito high beam. Ngayon, paano nyo malalaman kung anong kulay ng high beam wire nyo, ng motor nyo? Dali lang, tanggalin nyo yung
switch, tingnan nyo yung connector nya. Usually yan, tatlo yung wire nyan. Gitna nya, common. Yung baba, syempre, low. Kasi doon nakatapat yung low eh. Ayan o. So, yung high, yung taas. Tingnan nyo anong kulay nun. Nung high beam wire na yun. Yun. So, on the beat kasi, kulay blue. Yan, kulay blue yung ano nya. High beam wire. So, ito blue. Blue to. Blue. On the beat. Pag iba motor nyo, syempre, check nyo na lang. Yung mismong sa switch, kung anong kulay ng wire. Ayan ang kukunin natin. Na wire, kakabit natin siya sa 86. Siya yung magiging trigger ng coil. Para lumipad yung 87A papuntang 87 para mag-power yung high beam natin. Kaya sabi ko sa inyo, ang controller natin, yung stock na ano, stock na high beam, low beam switch. Controller siya ng high and low. Kasi ito nga yung trigger natin, high beam. Pag hinay beam mo, mag-high beam na yung MDL. Di ba? Meron pa rin siyang separate switch, syempre. So, pasok tayo sa guidelines ng LTO. May separate switch. Controller lang talaga to. Ito pa pala. Itong negative ng MDL. Negative din yan. Either body ground or ano, direkta sa battery. Ng negative. Ayan, ganyan yung wiring ng kapag halo switch ang gagamitin. Ayan, halo switch. Ang mangyayari nyan, kapag i-on mo to, ayan, halo switch, ilaw na yung low beam ng MDL. Tsaka yung low beam ng motor mo, ayan, sabay-sabay na sila. Ilaw yan. Tapos, pag tinrigger mo to ng high beam, stock high beam, ito, high beam switch, ilaw naman yung high beam ng MDL. Sabay din siya. Pag naman ito in-off mo, mamatay na. Wala, walang connection yan kasi trigger yan itong SPSC relay. Wala siyang power, mamatay yung MDL mo. Yan, sagabi mo lang naman gagamitin yan eh. Ang kagandahan nito kasi, yung halo switch mo, dahil connected siya sa accessory wire, pag buhay lang yung motor mo or pag nakasusi lang yung motor mo, saka lang gagana, saka lang magkakapower to. Yan, yung circuit natin. Kaya pag patay yung motor mo, kahit pindutin nila to, wala, wala mong hindi mabubuhay. Hindi ka madedrain na ng battery. Yan, di ba? Yan, ngayon, pakita ko naman sa inyo yung diagram niya kapag gagamitin natin yung normal na on-off switch. Kahit anong on-off switch, ayun nga, sa case nga, yung binanggit ko kanina, di ba? Nagpalit ako ng mayroong ISS. Wala naman talaga ISS yung motor ko eh. Or idling stop. Yun lang yung gagamitin ko switch ng, ano, ng circuit ko ng MDL. Ayun, on-off switch yun. Ito yung representation niya. Ayan. On-off switch. Yung on-off switch naman, may dalawang wires lang yan. Dalawa. Common tsaka normally open. So, pansinin nyo yung diagram, same lang yan. Pares lang ng connection bukod sa switch. Ito, halo switch. Ito, on-off switch. Itong halo switch natin, ganun din yan actually. Pero meron siyang normally close. Medyo may flexibility ka dyan sa ibang, ano, ibang setup. Yan. Tapos meron siyang positive negative para dun sa ilaw niya. Itong normal na on-off switch, wala. Ano lang yan, dalawa lang na wire. Ito, limang wire eh. Ito, dalawa. O ganun din, may common siya, meron din siyang normally open. Ang gagawin naman natin dito, yung common ng on-off switch natin, kukonnect natin siya sa accessory wire. Ayan nga, yung sinasabi ko kanina. Yung accessory wire, magkakaroon lang ng power yan kapag nakasusi yung motor mo. Tapos, yung normally open ng on-off switch, kukonnect mo naman siya sa 85 ng SPST relay. O, parang ganun din. Parang ganun din. Halos pares lang. Ayan, normally open. Tingnan nyo, halos pares lang. 85, papunta dito sa normally open. Nadagdagan lang siya ng ano talaga. Positive tsaka negative. Halo switch, normal switch. Ito, walang positive, negative. Ayan, ganyan lang yung pagwawiring ng MDL. Na ang function niya ay meron kang switch, on-off switch or halo switch. Tapos, ang controller mo ng high beam at low beam, eto. Ayan. High beam at low beam. Ah, gets? Gets na? Ayan. Okay, nakadali mag-wiring yan. Ngayon, pakita ko naman sa inyo. Install na natin sa motor. Itong MDL natin na nabigay ni JC LED.
Solid bro, salamat ulit. Alright, na-prepare ko na yung mga install natin. Ito na yung dalawang relay. Ayan. Nagyan ko na ng wires. Nakahinang. Nakahinang yan dyan, diretso. Para go-connect na lang natin. Nakompleto na yan. Tapos yung MDL natin. Nakanabit ko na rin sa dalawa. Dalawang gilid. Yan, yan siya ilalagay. Pakita ko sa inyo. Ayan, yan siya kinabit. MDL. Itong bolt nya mahaba yan eh. Ay, mahaba yan. Nilagari ko na to. Hindi siya sagabal pag nagbabaklas ng fairings kasi upod mo yan dito eh. Ayan. Hindi siya matalas. Mainis yan. Tapos yung wire nito, MDL natin, pababa siya. Dito ko siya padadaanin dito. Ayan, ganyan. Pakita ko sa inyo yung araro. Ayan, ginawa ko sa araro. Para dyan siya nadaan. Ayan. Tinabas ko ng kapraso. Ayan, para dyan yung wire. Tapos pangat yung wire. Ayan, hindi siya sasabit. O, madali mo pa rin mababaklas. Kasi hindi siya nakabutas na, no? Yung tagusan. Ito sa mismong ano lang, mismong pagitan nila, kaya madali pa rin magbaklas ng fairings. Ayan. Medyo mahirap pala pag sa crash guard nila lagay, no? Mahirap hanapan ng pwesto yung wires. Pero okay naman na yan. Ayan yung bracket ko. Ayan. Ayan yung binigay sa akin ni Sean DIY Tech na bracket pang crash guard. Tinanggal na kasi niya yung kanya eh. Nagpalit siya ng bracket. Ang MDL niya. Binigay niya sa akin. Salamat bro. Ayan, diyan ko siya kinabit. Kabila yan. So, nilagyan ko na rin to ng thread locker. Ayan, may thread locker yan. Dito, yung loob nito, yung thread. So, ito, mamaya, bago ko higpitan, nalagyan ko ng thread locker. Kasi adjust pa natin yung ano yan eh, aim. Kailangan kapantay lang siya ng low ng headlight, yung low nito, tapos yung high nito, kailangan kapantay lang din ng high ng headlight para hindi ka makasilaw. Ayan pala, importante. Bago tayo mag-wiring, galing muna natin yung negative tsaka yung positive para hindi tayo mag-ground, ano? Ito yung power source natin. Ito, positive. Ayan, meron yung inline fuse na 15 amps. Kayang-kaya na niya yan, 15 amps. Kasi ang 1 ampere ang katumbas niyan, 12 watts. Ayun, multiply niyo 'yon. Kung ilang watts yung naka-install sa inyo na external na circuit. Ito naman yung negative natin. Ayun. Direkta ako na dito kasi diyan din nakabit yung negative ng busina ko eh. Diyan na lang kayo nito. Ganyan. Sa mga electronic shop, sa auto supply meron 'yan. Tapos yung kukuha na natin ng accessory line. Ito na lang gagamitin ko. Yung ang fuse tap. And just may slot ng ano, ng ignition. Yung fuse tap. Originally, meron yan dito yung fuse. Ngayon, ito na ilalagay mo. Ayan, fuse tap. Mini fuse tap to. Itong mini fuse tap, ayan, 10 amperes din. Tapos dalawa na yung fuse nya. Ayan. Para magkaroon ka ng connection dito sa ignition. Accessory wire. Ayan, ito yung connection mo. Tapos yung original fuse, ito pa rin. Tapos may fuse pang isa para dito sa bagong connection mo. Ayan, maganda rin to. Mas madali kaysa magtatap ka sa harness. Ito na lang gagamitin ko. Mali dito yan. Ayan, parang ano siya, piggyback. Ayan, extra ang linya. Ayan, tatlong yan. Ito yan, ayan. Yan ko siya pinadaan. Pangat. Tapos, eto. Ayan, yung tatlo. Ayan. So, yung blue, yung negative. Yung orange, yung positive. Itong yellow naman, ito yung accessory wire. Ayan, dyan tayo magkoconnect. Tapos, yung linya naman ng switch ko, yung nandun sa may ano, yung ISS na switch. Yun ang gamitin ko, on-off. Ito siya. Ayan. Common. Ayan, ito yung common niya. Common wire ng switch.
Itong green yung normally open. Itong blue na to, tinap ko yan dito sa barness. Ayan. Ayan yung linya ng high beam. High beam wire yan, yung blue. Nagtap ako dyan, tapos dinugsungan ko yung wire. Ayan, ayan siya yung blue. Blue wire. Ayan yung high beam wire natin. So, doon ako kukuha ng ano, magtatap sa may sub harness. Pwede sa ibabaw, pwede dito, kung alin ang mas convenient sa inyo. Ako, ito kasi yung mga nas malapit eh. Dito na ako nagtap. Sa dito, alin sinama yung linyang ano-ano sa switch ko. Para magkakasama sila. Lumutan ko palang pakita to, no? Ito yung LED driver natin, no? Yung ballast. Nagyan ko siya ng 3M tape, adhesive. Para dito ko siya ilalagay. Ito. Yan, dyan. Dyan, sa dalawang gilid. Yan, ganyan siya. Tapos meron niya yung ano dito. Zip tie na mahaba. Kapaikot. So, may batalya. Paano siya maulog? Oh, secure siya. Tapos ito, i-zip tie ko din dito. Ito yung wires niya. Ayan. So, itong red, ito yung low beam. Ito yung white. High beam yan pag binaligtad nyo. Ito kasi gusto kong low beam eh. So, itong red ang abit ko sa low beam ko. Ito naman yung high beam. So, kulay yellow yan. Tapos ito, itong blue na to. Ayan yung negative. Ayan yung black wire ang dalawa. So, red, low, or yung white ng MBL. Yellow yung kulay yellow. At yung gagawin ko yung high beam yellow. At yun naman yung negative wire. Ayan. Ayusin ko na muna to. Tapos mag-wiring na tayo. Halimbata ko lang pakita sa inyo. Ayan lang yan. Alright, mag-wiring na tayo. Ayan, ano tayong cheat code. Cheat code. Ito yung sinasabi sa inyo na ano, wire stripper. Parang dito. So, ito, 16 gauge. Ayan, yung mga numbers yan. Tapatan sa 16. Tapos, ayan. Pang-strip ng wire. Diba? Linis, oh. Na mahirapan. Na-strip ko na muna lahat to. Sakto naman na yung sukat niyan. Sinukat ko na. Nalagyan ko na rin pala yan ng mga shrink tube na maliliit. Ayan o. Tapos nalagyan din natin yan ng hinang. Hinangan natin. Tapos nalagyan natin ng tape. Nakabitan natin. So ito yung number 85 ng SPST relay papuntang normally open ng switch natin. Ito yung normally open natin. Green. 85 ng SPST relay papunta sa normally open ng switch or ng halo switch normally open. Ito pag halo switch kasama yung positive ng halo switch. Ayan. So itong number 86 ng SPDT relay papunta naman to ng high beam wire. Ito kulay blue. Ayan, blue yung high beam wire na on the beat. Dyan. Dapat nakatanggal yung positive at negative ng battery nyo pag magwa-wiring kayo. Iwas kuryente, ano. Mga kuryente tayo eh. Ito yung 87A tsaka 87. 87A natin, low beam ng MDL. Ito. Ang low beam nga nito, itong red. Ito yung white. Tapos yung 87, high beam. Itong yellow. Dalawang yellow. Ayan. Mamaya na to. Yung negative ng MDL. Ito yung papuntang fuse stop. Ito yung common ng ano, on-off switch. Or sa accessory wire. Ito naman yung positive tsaka negative. Hinangan ko na muna to. Na dire-diretso tayo. Masisil din natin.
Pagapanginan natin sa loob. Makita nyo, gumagabang siya. Ganda na ng gapang, oh. Ano noot? Ayan, okay na. Hindi kailangan sobrang dami ng ano. Hinang. Ayan, tasilyada na natin. Okay, kasya to, no? Ito yung dapat bibiling ko, eh. Mas malaki dito. Ah, siksikip. Wala, eh. Sarado. Sikip nga lang, oh. Di ba, ititay pa naman natin yan. Basta lang hindi matatanggal yung wire. Yan. Kapal kasi yung nabili kong automotive wire, eh. 16 gauge. 18 lang ginagamit ko dati, eh. Pero okay na to. At least, meron tayo. Nag-shrink sa init ng ano, ang hinang, eh. Ay lang yan. Ayan. Tapos, hindi yan natin. Shrink. Ayan. May shrink tube na yan, may hinang, tapos tetapean na natin. Tetapean lang natin yung ano, hininang natin. Para sigurado hindi magsushort. Marami, apunin ko ng tape yan. Na malinis. Ano, is ko na yung harness ng ano natin, relay. Linis ko na. Okay na tayo dito. Dito naman tayo magwawiring sa baba. Ayan, ito yung negative ng MDL. Ting negative ng dalawang relay. So, pagsama na natin to. Press lang naman yan. Hinangan din natin. Dito natin yung nakakabit sa negative. Yan, rekta sa negative ng battery. Ito yan. Negative. Punta tayo sa positive. Ito yung positive ng SPST relay or yung number 30. Punta sa positive ng battery. Ayan. Ito lang, makikita nyo. Pero okay na yan. Guess nyo naman, ah. May diagram naman, eh. Sundan nyo lang yung diagram. Ayusin nyo na lang yung routing nya. Yung wiring. Ayan, malinis. Ang hirap ng access. Ayan, okay na yan. Tapos, ito naman tayo sa common ng switch natin. At yung common, papunta ito ng accessory wire. O yung sa ignition. Ito nga, fuse stop ang ginamit ko. Ito natin yung kakonek. Fuse stop, papunta sa common ng switch. Halo switch, ganun din, common. Ayan, hinangan na lang natin ulit. Ilang nahinang wala hindi magkalas-kalas magkapangan nyo lang sa wire. Ito yung nanonood yung LED. Yan, okay na yan. Masalyado na lang natin to. Tapos okay na tayo. Sisail ko muna. Doubling ko pa naman ng tape yan. Punayin ko ng tape. Masigurado, hindi mo siya short. Tsaka staggered naman yung ano nyan, pwesto. Hindi siya magdidikit-dikit. Ito kasi yung dapat i-stagger nyo. Pag positive, negative. Para hindi mo siya short. Yan. Kaya magalala, gagaya na yan. Tinesting ko na yan kanina, eh. Bago ko ipakita sa inyo. Siyempre, tinesting ko muna. Masiguradong gumagana. Diba? Ayan, pupunin ko na muna to ng tape para maayos yung harness natin.
Alright, okay na. Kaya na yung relay natin. Nice ko na siya. Ayan, harness na yan. Ayan, balas dalawa sa gilid. Punta sa ilaw. Ito yung ilaw. Yung wire niya. Punta sa ilalim. Ayan, kalusot. Ayusin ko pa yan kasi adjust pa natin yung aim. Kabit na muna natin yung battery tapos testing natin. Ganda pala mag-vlog ng ganito, no? Sobrang timing ng ano, paligid. Ang kaingay-ingay. Testing. Gawin natin. Yan. Yan, on. Tapos low beam yan. Pag high beam ko, yan, yellow. Low beam white, high beam yellow. Ito yung off ng MDL. Yan, on. Low beam white, off MDL. Yan, on. Adjust ko na lang yung aim. Kabit ko muna yung harap ng motor. Para maipapantay natin sa headlight. So, success! Ayan. Try na natin yung aim ng ano. Ng auxiliary lights natin or yung MDL. Na-adjust ko na rin yan. May thread locker na rin yung mga bolts. Para higpitan na lang natin sa guard. Feeling ko okay na adjustment ko eh. Papantay natin siya sa headlight. Start natin yung motor. High beam, low beam, auxiliary, off. Start natin yung motor para mabuhay yung headlight natin. Yan, yung headlight natin. Tapos, i-on natin yung auxiliary or yung MDL. Yan. Pantay lang, no? Off. Ibabaw. Tingnan nyo to, ang guwi na to. Ah. Ganyan dapat yung MDL. Ayan, tama naman. Tapos, i-high beam natin yung headlight. Ayan, yun ang high beam na headlight. Ang ganyan dapat yung auxiliary or yung MDL. Ayan, bantay sila. Matama lang yung aim natin. Pwede ka na higpitan yan. Higpitan ko na yung mga bolts nyan. Sa dalawang gilid. Low beam, high beam. Off na auxiliary. Headlight lang yan. On natin yung auxiliary. Yan. High beam, low beam. High beam, low beam. High beam, low beam. Off. Higpitan na lang natin to. Higpitan ko na lang. Pwede natin gamitin yan sa night ride. Testing natin pag nag-night ride kami. Hindi okay na ang review. Para makita nyo. Alright, yun na yung MDL natin. Install na natin kay Honda Beat. Pogi, no? Flash guard siya na mount. Pakita ko na lang muna. Namaya titest ride namin pag uwi gabi. Ano maganda, makita nyo yung ilaw niya. So, ayan siya, ayan yung tsura niya. Clamp mount. Ayan, okay na rin yung angulo niyan. Pantay sa headlight. Tapos yung wires nga, ito. Pababa, papunta dito. Ayan o. Ito yung sumipagitan siya mismo. Ayan, madaling baklasin. Sumipagitan, hindi siya nakatagusan. Ito naman yung switch niya. Ayan o. Idling stop. Yan yung ginawa kong on-off switch ng MDL. Ayan yun. Wala naman talaga akong idling stop eh. Standard kasi yung motor ko. Ito lang gagamitin yung switch para madali siyang pindutin, di ba? On. On, off. Ayan. Yan yung switch ko. Tapos yung controller nga niya.
ito pa rin, stock high beam. Ayun, balikan ko na lang kayo mamaya, test ride natin. Alright, what's up mga bro? Ayan, night ride na kami ni OBR. And MDL natin, oh, lakas oh. Off natin. Oh, parang wala ilaw eh. Naka MDL, lakas oh. Grabe. Napakalakas. Mag-alala kami ngayon sa may ano, Clark, ano ba, stress reliever, ano? Medyo stress na raw si OBR sa work eh. Tama ba, babe? Yep. Stress reliever, night ride. So, kaya mag-ride ng gabi, ano? Sumahangin. O, di ba kahapon, dapat, ano? Kahapon ko dapat bibigyan ng, ano, ng review. Well, nabigyan ko ng review, kaya lang yung memory card ko. Nakurap yung memory card ko eh. Wala ako na save na footage. Yun lang footage na nandun sa ano, sa may Petron. Yun lang. Iba, hindi ko na nakakopy. Wala, nagkurap na yung memory. Ulitin ko na lang yung ano, review ko ngayon. Last MDL, grabe. Baka solid. Nakita nyo rin yung side mirror ko. Nagpalit din ako. Abarend ulit ako. Inayos ko na kasi yung side mirror vlog. Binanggit ko nga sa inyo, di ba? Medyo may mga modification tayong ginagawa eh, kaya binalik ko muna yung bar end. Ito maganda rito, madilim. Nakikita nyo yung performance ng ano, mini driving lights natin. Bigay ni JC LED, salamat bro. Napatindi pala nitong binigay mo. Siguro kung di mo ako binigay nito, hindi ako magkakabit nito eh. Wala talaga kaming plano. Kasi kami ni OBR, hindi kami nagna night ride talaga. Pansin nyo sa mga long ride namin, puro umaga. Hindi kami inaabot ng gabi. Doon minsan, madalakad namin, madaling araw eh. Kaya madilim talaga. Kaya medyo nahihirapan kami. Pero pag nandun na, hindi kami inaabot ng gabi. Wala kaming, ano eh, auxiliary lights. Ngayon na yan, oh. Parang sarap laging lumakad ng madaling araw, ano? Aliwanag, oh. Low beam pa lang yan. Grabe. Napakalakas. Nakikita mo pati langgam. Ay, tayo natin doon, pero doon madilim eh. Talagang walang street lights. Natin malalaman. Try din natin yung high beam doon. Makikita nyo ba? Napakalakas ng MDL oh. Ito walang street lights dito gaano eh. Banda doon pa, sobrang dilim talaga. Diyan mo kailangan ng ano, mini driving lights. Hindi ka kaya ng headlight mo. Yung stock, lalo yung stock na headlight. Nakakasaram na nga ako eh. Di pa rin niya kaya eh pag walang street lights. Talaga wala kang makikita. Mahirap, di mo kita yung lubak. Diyan mo kailangan ng ano, supplementary lights. So yan nga, mini driving lights, auxiliary lights yan. Blue water, ganyan, laser gun. Maraming klase yan na iba-iba. Ito nga yung pinadala sa atin ni JC LED, yung regalo niya, mini driving lights. Ganda siya, maliit lang siya eh. Iba kasi malalaki. Hindi ko rin type. Gusto ko tong ganito, medyo stealthy. Ano? Ayan nga, dyan siya nakamount sa may crash guard natin. Itong sakto lang, parang kapantay lang siya ng ano, mga headlight ng kotse, no? Parang headlight na ng kotse. Kapantay. Mamaya, pag nandun na tayo, discuss ko sa inyo yung mga guidelines naman regarding sa auxiliary lights. Ayan, kita nyo yan, no? Walang street lights, oh. Dilim. Dito magandang gamitin yan. Overtake muna tayo. Oh, lakas. Ayan, makikita. Pag wala ako nyan, wala akong makita. Kita nyo? Ayan, makikita ko na. Ayan, napaka-solid nito. Kung makita nyo lang reaction ko kagabi eh. Kaso, no, kurap yung memory natin eh. Naghihiyaw na ako sa tuwa eh. Diba, B? Sobrang hyper ko daw, sabi ni OBR. Annoying daw. Sigaw daw kasi sigaw, gawa ng MDL ng lakas. Yung sobrang tuwa ba? Talagang matutuwa ka dyan, lalo pag mahilig kang mag-night ride o gabi lagi ang uwi mo. Lalo na may mga pasok sa trabaho. Di ba kadalasan yan, ano eh? Mga 6 to 2, 6 to 5 na schedule. Madaling araw ang ano, biyahe mo. Tapos gabi na uwi mo. Kailangan mo din talaga ng mga supplementary lights or auxiliary lights. Yan, MDL. Off muna natin. Maliwanag naman na dito eh. Gagamitin mo lang siya pag ano,
hindi maliwanag yung ano daan. Yan, yan ang tamang paggamit niyan. Hop, itatabi. Yan, nakalike na kami. O, yung mga bracket pala niyan, yung sa akin nga, diba, sa crash guard. Meron kayong mga choices dyan, maraming klase niyan. Maglalagay din ako ng link ng bracket na pang Honda Beat. Yan. Kahit sa ibang motor, search nyo lang sa Shopee. Ba, anong motor nyo, tapos search nyo mini driving lights bracket. Marami naman na gumagawa niyan, mga custom made. Na maganda yung mounting niya, hindi maalog, hindi ano. Antayin natin mag-go, tapos discuss na natin yung mga ano, guidelines ng LTO regarding sa auxiliary lights. Para aware tayo ng lahat, ano, alam natin. Ano ba dapat ang tama? Tamang paglalagay, tamang wiring, setup yan. Alright, let's go! Woo! Okay, chill na lang. One muna natin. Ano, maliwanag dito eh. Alright, so number one na guideline ng LTO regarding sa auxiliary lights. Dapat meron siyang sariling switch. Meron sariling on-off switch, kagaya nitong sa atin. Yan, off, on, off, on. Yan, may sariling switch siya. Hindi siya pwede yung kasabay ng headlight na pag binuksan mo yung motor, nakailaw na lang habang buhay yung auxiliary lights mo. Kasi sa gabi mo lang naman talaga yung kailangan gamitin eh. Sa umaga, hindi mo yung gagamitin. O yun yung number one. Kailangan may sarili siyang switch. O kaya itong setup natin, pasok to, meron siyang sariling switch eh. Diba? May on-off switch. Ito nga, yung ginamit yung on-off switch, yung ISS na switch. Yan. O pwede kayong gumamit ng halo switch nga, kagaya ng pinakita ko ng diagram. Yon sa Honda Beat, pwede mo ilagay dito eh. Basta yung madaling i-access ng kamay mo. Kasi hindi mo naman kailangan gamitin yan palagi eh. Na naka-on lang. So, hindi naman siya nakakasilaw talaga. Pero hindi mo kailangan gamitin lagi ng ano, naka-on. Na kailangan papatay-patayin mo din yan. Tsaka bawal din yun eh. Na may discuss ko. So, number 2 naman na guidelines ng LTO. Yung dapat yung auxiliary lights mo, dapat nakatungo siya. Ito sa atin nakatungo. Tapos hindi siya nakapaling sa kanan o kaliwa. Bawa yung kaliwang auxiliary lights mo, dapat tuwid lang siya. Hindi siya pwedeng nakatutok sa ano, kaliwa. Ayan, nakaliwa yung sobrang laki na nasakop. Tapos yung kanan, syempre hindi siya pwedeng nakatutok sa kanan, dapat diretso lang. Tapos nakatungo nga siya. Ayan, nakatungo kasi pag nakatingala yan, malamang silawang kasalubong mo. Ayan, dapat ganoon. Alright, number 3 tayo. Yan nga. Kailangan yung kulay ng auxiliary lights mo, either white or yellow. Yan, yan lang allowed. Bawal pula. Blue. Ang pwede lang, pula tsaka yellow. Ano pula, puti? Ilito na ako. Ang pwede lang, ano, white tsaka yellow. Yan. Nakalito. O, yan nga. Sabi ko, dapat ang pwede lang white or yellow. So itong low natin white, high beam natin yellow. Ayan, nalalakas oh. Ah, diba? Yung yellow kasi pang ano yan eh, all season. Para yung pag naulan, kita mo pa rin yung kalsada. Kasi pag white ang gamit mo pag naulan, nagbe-blend yung ano, yung ilaw sa patak ng ulan. Parang wala ka nang makita, kakancel niya. Kaya maganda merong yellow pang all season nga pag naulan. Yung high beam natin yung yellow, low beam natin white. Yan, yan yung setup nito or yung ano nitong MDL na to. O yan, ito pa isa na next guideline. Hindi mo siya dapat gagamitin kapag well-lighted streets. O ito, ganito yan, pwede mong gamitin yan kasi walang street lights eh, kita nyo, diba? Ayan, naka-low tayo. Hindi mo tayo nakakasilaw. O kung hindi mo lang pwedeng gamitin siguro yung ano, high beam, ano? May kasalubong ka. Na, low beam lang siguro. Kasi yung sa atin nga, naka- pantay lang siya sa aim ng headlight. Pero as much as possible kapag yun nga, well-lighted streets, huwag mong gagamitin. I-off mo. Or may kasalubong ka sa mga well-lighted streets. Pero pag mga ganyan na, kita nyo, wala na mga ano, street lights. Okay lang yan gamitin. Tsaka hindi man tayo nakakasilaw eh. Na-set natin na maayos yung aim ng MDL natin. Di ba? Tsaka kung masisilaw naman sila, malalaman mo yan eh. Baka nakatama yung set ng MDL mo. Pantay ng headlight. Pansin mo yan sa kasalubong mo. Pag nasisilaw yan, mag high beam low beam yan, o mag ano yan, yung passing light.
sabihin nila nakakasilaw ka, ganun. So sa case natin, wala naman eh, hindi naman sila gumaganon kahit naka-on yung MDL natin. Pero yun nga, gagamitin mo lang din sa mga ano, walang street lights na lugar. Pag well lighted, yung sobrang daming ilaw, kita mo yung daan, huwag mo gamitin. Yun lang yun. So, next guideline natin, dapat dalawa lang auxiliary lights mo. Dalawang piraso lang, hindi pwedeng tatlo, hindi pwedeng apat. Tapos kada isang auxiliary light, maximum niyan, 6 na bumbilya o 6 na LED lights. Nasa loob, yung sa atin, di ba, 6. 6 siya. Ayan, pasok yan. Pag 8 yan, bawal yan. Maximum lang niya, 6. Ayun. Tapos dalawa lang, tigda dalawa. Ayan, left and right, dalawa. Kagaya ng ginawa natin. Pwede apat, di pwedeng madami, sobrang dami. Huliin ka. Mahal ng tubos niyan. Lisensya mo. Alright, next guideline, yung layo niya ng buga. Dapat ano lang yan, 10 meters lang, maximum na yon, 10 meters. Yung pinakalayo niya naabot, pinakamalayong naabot na auxiliary lights mo. 10 meters lang, hindi ka pwedeng sumobra doon, bawal yun, huli ka na. Nakasilaw din yun eh, pag sobrang ano, ibig sabihin nung nakatingala na masyado, or hindi na siya kapantay ng headlight mo. Kung yung headlight mo, nakatama ang set, o yung pinakasagad, yung headlight ko kasi nakasagad ng tungo-to eh. Tungo-tungo yung headlight ko, sinagad ko yan eh. Ayun nga, dapat 10 meters yung naabot ng ilaw niya. Hanggang dun lang ah. Hanggang 10 meters lang. Yan yung allowed na ang LDO sa memo nila. Ayan, maliwanag dito. Hindi mo kailangan mag-MDL off natin. Kitang-kita mo naman yung kalsada, di ba? Ba't ka pa mag-auxiliary lights pag ganyan? Hindi mo na kailangan yan. Well, yan ang well-lighted streets. So, next natin na guideline ng LDO. Dapat yung auxiliary lights mo nilalagpas na ang handlebar. Yan, handlebar. Hindi pwede naka-mount dito. Hindi pa sa nilalagpas. Below handlebar. Yan, pwede mo ilagay dyan kahit saan dyan. Basta below handlebar. Bukod lang sa movable parts. Bawa, shock. Ganyan. Kasi bawa, handlebar mismo, nasa ilalim, nilagay mo. Hindi pa rin yan pwede kasi movable part yan. Pag niligaw mo yung motor, sasama yun eh. Dapat naka-ano lang siya, tuwid lang. Hindi siya gagalaw pa lumiko-ligo ka. Tapos yung pa pala, hindi mo rin siya pwedeng i-mount nga sa mga parts na nagba-vibrate. Ayan, bawa, shock. Ayan, yung ba-vibrate yan eh. Yung pwede i-mount dyan. Kasi alugulog yung ilaw mo. Kita mo yung auxiliary lights natin, no? Nakaka-steady lang siya. Kailangan yung pinagmamountan mo na matibay, hindi gumagalaw, hindi nagba-vibrate pag gumaandar na yung motor. Ayan, kasama rin yan sa guidelines nila. Alright, last one. Last and final guideline ng LTO. Kaya ang auxiliary lights natin, hindi mo yung pwedeng gawing replacement ng headlight mo. Halimbawa, sira yung headlight mo. Pasok, pakabit ka ng MDL. Hindi mo na pinahay sa headlight mo. Bawal yan. Kasi ang mini driving lights or auxiliary lights, supplementary lights lang yan. Hindi mo siya pwedeng i-substitute as headlight mo. Dapat gumagana yung headlight mo. Tapos yung supplementary lights mo, ayan, mini driving lights or auxiliary lights. So yun yung mga guidelines na kailangan nating sundin pag magkakabi tayo ng mini driving lights. Yan yung base sa memo ng LTO. Yan, dyan tayo nagbase. So pasok naman lahat sa guidelines yung ginawa natin, kaya wala tayo magiging problema dyan. So, success ang gawa natin. Sinunod natin lahat ng guidelines nila. Oh, ang dilim dito. Gamit na gamit. Mabibili na kami mag-night ride nito ni OBR. Yan, tapos na tayo mag-discuss. No? Pwede na bumira. Pira! Let's go! Let's go! I got you, OBR. Let's go! Pira! Kaya tayo lang si Bitoy. Hello! Hello! 100, let's go! Tama na! Hyper na naman! Hyper na naman! Exit na to eh. Pinaman 100 ko lang. Galit ka ba, B? Annoying! Mr. Annoying! Hello, I am Mr. Annoying! Hey, alright, so yung mga link ilalagay ko sa description natin, ano,
Tsaka nilalagay ko din yung sa pin comment. Minsan hindi nyo lang siguro napapansin. Lahat ng mga link nilalagay ko yun dyan eh. Yung mga products or yung mga materials na ginamit. Yan mga ano. Pati mga tools nga nilalagay ko eh. Check nyo rin. Pin comment sa description. Kompleto lagi yan. Sa ano ko, mga videos ko, sa mga vlogs ko. So napaganda pala nitong MDL or auxiliary lights. Panalong panalo. Okay na okay ito, lalo kung ano nga gabi kayo lagi bumubiyahe. Hindi nyo maiwasan gabi bumiyahe. So yun nga no, maganda yan mga testing talaga namin yan ng ano, long ride na gagabihin kami no, or madaling araw na sobrang aga ng biyahe. Kasi marami talagang lugar na walang street lights eh, lalo sa mga probinsya. Ito medyo okay pa eh, i-konting lugar lang yung ano. Pero pag nag-norte kami na malayo dito, yun, mga walang street lights yan. Kami ang gagamit ng matindi yan, MDL natin. Lakas oh, lakas ng ilaw. Oh, next vlog natin yung ano, side mirror. Ayan, binalik ko na muna yung baren, inaayos ko pa eh. Inaabit ko kasi yung pang Yamaha na side mirror. Abangan yan, ganda yan, custom side mirror. Para kasi balak namin yung ano eh, mag Manila, uwi kami Laguna at kami Manila. Alam nyo naman doon maraming buwaya. Bawiin yung baren natin eh. Kahit ano eh, pwede naman yan eh, wala namang malinaw na guidelines dyan eh. Okay naman yan, pero baka malay mo, baka hulihin. Kaya syempre, sunod tayo sa standard. Oh, yan ang next vlog natin. Oh, sarap ng night ride. Alright mga bro, tapos yun yung vlog dito. Ride safe everyone! Let's go! Tama, high beam. Yan ang high beam. Kita mo na buong mundo eh. Yan ang high beam.